So welcome back guys sa ating channel Stock Play. At bago natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress na din ang notification bell para palagi kayo manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So simula na tayo guys. Ayan, so pagod na naman ako. Super stressful guys. Ayan. Pero still masaya pa rin, no? And sa part na to, mas masaya tayo pagka nakakapag-charting. So let's start. So first natin is dito. And right now, so sabi nga natin possible mag-bounce to, no? After the heavy sell-off. So from here sa top, tapos ayan. So we have here a 35% drop and right now is nag-hold siya ron. Though kung papansinin natin, so from here nag-open siya rito around 5.5 pesos. Tapos na-reach niya tong high na to, no? Dito guys. So almost 12%. Right? And sa part na to, ayan, still ano pa rin siya, bearish pa rin, ano, kasi nasa resistance siya. sorry. Ayan, still nasa resistance pa rin siya, guys. Ayan, so eto yun. So, if ever man na siya ay magkakaroon pa ng isa pang rally upside, so possible ma-hit to, no? Yung ating second resistance, around 6.4 pesos. So, dito yun, guys. Ayan. Then kung hindi naman siya makakapanik sa taas, edi syempre babalik dito yan. Dito or biglang mabutas, no? So kung siya ay mabubutas guys, yung ating support dito, kasi strong support to eh. So ito yung purse, tapos meron tayo confluence sa cloud. May flat line guys, no? And sa part na to kay dito, ang medyo matigas na support na natin dito na susunod is around here. Dito. Sa 3.98 pesos or malapit sa 4 pesos. Ayan. So, tignan natin kung ano yung mangyayari bukas. Ano? And right now, dito kay RSI. Ayan, so, burahin muna natin. So sa part na to, we have here. Tignan natin ha. Support na siya, no? So right now, si dito is nasa support. Tama ba? So check natin. So from here, oops, mali tayo ng ginamit. Ayan, so from here. Yeah. So ito guys yung support niya sa RSI. So possible nga kung si dito ay mag-hold dito, so expect natin na magkakaroon ng bounce. Ayan, papunta sa overbought area. So kung hindi naman siya mag-hold dyan guys, expect another heavy sell-off, no? So saan yun? Ayan, so naghahang yung laptop ko. Okay. So, around here. Ayan. Tapos, isave natin. Ano? Ayan, para bukas meron na tayong ayan, chart. So, kung di mag-hold dito, guys. So, dito na yan. Susunod. Dito, guys. No? Okay. Ayan. So, medyo lagger yung laptop ko. And kung titignan natin, so meron ba tayo nakikitang trend? So possible, ito yung trend niya. No? So ito yung first, second, third, and possible dito. Okay, malapit dito guys. Fourth. If hindi mag-hold dito. Ayan na. So hindi natin sinasabi na
talagang dito babagsak yan, guys. If ever lang na di mag-hold dito sa first support natin, KRSI. Yan, kasi mayroon siyang trend. So, tignan natin if ever na mag-hold, no? So, syempre, magkakaroon ng bounce yan. Yan, sa part na to, kay MACD. So, still bearish, no? Yan, sa part na to, we have here series of lower highs. Kay dito, bearish. Tapos, yung ating MACD line is nagpi-flip na pababa. So, nagko-converge with the signal line. Ayan. So, let's wait. Ayan. So, mahirap kasing ma-FOMO rito kay dito. And sa part na to, sa kanyang volume. Ayan. So, still bearish pa rin, ano? Right now. Ayan. So, titignan natin dito. So, let's check. Ayan. So, ayan. So, nasa support na siya, guys, no? So, if ever na hindi mag-hold dito sa part na to, so, possible dito na siya malaglag. Ayan. So, dito, guys. Dito. So, yun. Tapos na tayo kay dito. And next natin is now. Ayan, so, bilisan natin, ano? Medyo mabagal ako magsalita. Medyo nahihilo kasi ko eh. Ayan. So, okay now. Okay. So, nag-hold. Ayan. So, possible nga na siya ay mag-ano pa, no? Mag-rally pa upside hanggang dito sa ating first resistance around here sa 5 pesos. So, kung hindi siya mag-hold dito sa may support natin, may around 4.3 pesos. So, ang next support na natin is dito. Ayan. So, dito guys, no? Malapit sa ating gap up pattern. Right here. Ayan. Kasi meron tayong gap up dito na na-form, no? So, let's wait bukas kung ano mangyayari dito kay dito. Ayan, kasi nag-hold siya rito sa part na to eh. So, around 4.5 pesos. Okay? And right now, okay, sa part na to, nagkaroon lang ng bounce ng konti, ano? So, we have a strong sell-off, tapos bounce ng konti. So, sa part na to, delikado pa rin. Pero kung titignan natin, meron ba? Ayun. So, ito'y possible natin na ano, no? Na minor. Minor support. So, ito yung kadadrawing lang natin na trend line. Ayan. So, if ever man, dapat mag-hold siya dyan. Hold, hold. Ayan. Dito, no? And kung titignan natin, sa may horizontal naman, so, support natin dito. Ayan. Kaya kung papansin ninyo, sinaw is nag-bounce, no? At nag-hold dito. Okay, around here. Then, for MACD, still bearish pa rin. Series of lower high sa kanyang histogram. Okay. Pero yung ating MACD line is papataas pa rin. Okay? So, still good pa naman to. Pero, once guys na yung ating MACD line is mag-flip pababa, so yun ang hindi maganda. No? As well, yung ating histogram is pababa. Lower high to. So, bearish right now. Then, for OBV, ayan, so tignan natin kung magre-retest dito, no? For breakout. Ayan. So, tignan natin kung magbe-breakout. Ayan, sinaw. At magre-retest dito, no? Kasi double top yan. So, ito yung first. Tapos, we have here second. Ayan.
So ang magiging support na to is yung previous low niya. Ayan, so eto na yun. Ayan. Next natin is COL. Ayan. So medyo hindi maganda yung pakaramdam ko sa sobrang puyat. Ayan. Kaya bibisad lang natin na. Okay. So base dito, ayan, so binuhusan na nga si COL, guys. So still intact pa rin yung ating ascending triangle pattern. So yun nga lang, kung hindi mag-hold dyan, ang support na natin dito kay COL is around here. Dito guys, malapit dito. Ayan. So around 25 pesos. So, ayan, so dito yun, ano? Okay, around here. And sa part na to, ayan, so nagkikarehate siya ng lower low. Okay, tapos lower high. So meaning bearish talaga, no? And sa part na to, pwede na tayo mag-drawing siguro dito. Ayan. So possible si COL ay hihinto rito, no? Ayan. So tignan natin kung magkakaroon ng strong bounce right here. Ayan, so dito guys. Ayan. Di natin na-save yung ano, yung isa sinaw. Ayan. So wait lang, matagal naman iikot-ikot siya yun. Ayaw mag-save. Habagan ng internet. Please, bilisan mo naman. Ayaw talaga. Ayan, so anyway, let's move on. So sa MACD na tayo. And sa part na to, nag-flip na nga. Ayan. So we have here from negative to positive yung ating histogram. And sa ating MACD line at signal line is, ayun na, bearish crossover, tapos nagda-diverge na si MACD line at signal line. So meaning, this is not a good sign for COL. Pero still, ano pa rin naman siya eh. Still intact pa din naman yung kanya ascending triangle pattern, ano. So if ever nga na di mag-hold dito, so syempre, possible, hihinto dito yan sa 25 pesos. Okay, malapit dito guys. Then for OBV, ayan, so binuhusan siya from this point. And right now, so sideways, no? So medyo bumaluktot siya. So ayan, tingnan natin bukas kung ano yung mangyayari dito kay COL. Ayan, so ganun lang mag-analyze, no? Very simple. Then ABS, next natin. Yun na natin pahirapan yung mga sarili natin. So sa mga video natin guys, ayan, so pwede nyo i-apply ito sa inyong trading plan, ano? Pero hindi ito guys recommendation. So it's up to you kung ano yung strat mo, ano? So sa part na to kay ABS, so we have here a nice run up. Okay, so from here, eh, so kate muna natin, ano? So from here, so almost 25%, and siya ay nag-close dito sa taas ng ating 200 day moving average. So this is a good sign, but take note, dapat siya ay mag-hold dyan, no? Dito around sa 14.5 pesos. Kasi guys, kung papansin ninyo, super haba ng week. Okay?
So nag-materialize ngayon sinasabi natin na pwede pa siyang mag-retest dito. Ayan, sa kanyang 200 day moving average. So yun nga guys yung nangyari, no? Mahaba yung week, meaning marami nag-take profit dito sa price na to. Okay, around 15.5 to 16.8 pesos. And sa part na to, dapat nga is mag-hold siya rito around 14.5. Kasi, bakit? Kung hindi mag-hold si ABS dito, ayan, sa ating 200 day moving average, so ang next support na natin is around here. So 12.7 pesos. So biglang bubuhusan yan guys. Once na hindi mag-hold dito sa 200 day moving average. Okay? So kung mag-hold naman, so possible another rally ulit bukas. Okay? Ayan, so pwede natin i-target sa ang price. So possible dito around here. Ayan. So sa part na to, kung siya ay magra-rally bukas, ayan, so possible 8% to 10% guys. Okay. So tignan natin. Then from here, okay, so possible nga din. So based dito, we have first top. And pwede, no? Ayan, so mag-double top siya rito sa part na to. Ayan, so tingnan natin. So kung hindi naman siya makakapanik at magre-retest dun sa kanyang previous high, so possible sell-off na to. Ayan, so tingnan natin bukas. Then for MACD, so pataas, series of higher high, meaning bullish, no? So once guys na magpakita na yung ating lower high sa part na to kay histogram, so yun na, no? Yung ating magiging sign of reversal. Ayan. Since wala pa namang ganun, wala pang lower high, kaya still possible pang makaakyat to sa ABS. Then for volume, so super taas guys, no? So wala pang ganun nangyayari sa kanyang volume right now. Still uptrend pa rin. Okay, pataas guys. And next natin is, so from COL ABS, ayun, so nabaktawan natin si nickel. Ayan. So next natin is nickel. Nickel. Ayan. And sa part na to, ayan, so nag-play out na yung ating inverse head and shoulder pattern. Ayan, so ito yung big inverse head and shoulder pattern. So sa part na to, we have here a nice breakout from here. Ayan sa part na to. So almost 15%. Pero kung papansinin natin, may gap up dito. Okay? Kaya possible na ito ay ma-filled. Possible lang, no? Excuse. And so di natin sinasabi na talaga ma-filled dyan. So possible lang naman. And sa part na to, siya ay na-reject dito. Dito. Ayan. Okay. So bakit dito na-reject? Kasi kung papansinin natin, mayroong strong resistance dito. Dito first, second, third, and here fourth touch. And right now, kung titingnan natin, ayan, so binuhusan na si nickel na. So mahaba yung wick sa taas. Meaning, marami nang nag-take profit dito. Sa price na to, guys. Ayan. So possible, ayan, kung siya ay bullish, dapat si nickel is mag-hold dito, no? Sa ating neckline.
So kung hindi siya mag-hold dyan, still magiging ano pa rin tayo dito, bearish, no? Kay Nikkel. Ayun, so tignan natin. And based dito sa kanyang RSI, so possible pa naman, ano? Kahit na siya ay overbought. Kasi kung papansinin natin, meron tayong possible trend line dito. Ayan, so ito yun. Ayan. So based dito, possible pa. Pero, okay? So pero kung di siya makakapanik dito sa part na to, okay? So ito yung first, second, tapos third. So kung di siya makakapanik dyan, so possible sell off na tayo. Okay? Ayan, so tignan natin bukas. Then for MACD, ayan, we have here higher high, no? Higher high sa histogram, so meaning si Nikkel is bullish. Ayan, sa part na to, bullish siya, no? And dito sa kanya OBV, ayan, so i-check natin. So based dito, we have here, alright, so nag-breakout na siya. Okay, ayun na, breakout, tapos parang may trend line. Ayan, so meron tayong trend line, ano? So ito yung first, touch, second, and third. So if ever guys na magiging bullish talaga si Nikkel, dapat makapanik dito yung upside. Kasi based dito sa pattern natin, this is a big cup with handle pattern. So ito yun guys. So ito si cup. Okay. Tapos ito si handle. Ayan. So kung siya ay makakapanik dito guys, okay, ano yung na-expect natin kay Nikkel? So syempre magkakaroon yan ng massive rally. Ayan, so tignan natin ano kung magbe-breakout dito sa kanyang volume. Kasi pagka walang volume guys, hindi sustainable yung rally nun. Ayan. So let's see. So next natin, CC. Ayan, CC. C is for cookie. Ayan. Ayan, so pare-pare sila ng galawan, ano? Right? So nag-bounce dito. Nag-hold tapos nag-bounce ng konti. Bounce ng konti guys. Sa 5 pesos. Ayan, so from here, sa 4.9 pesos. So nag-rally siya ng ilang percent? So almost 12%. If ever guys na hindi siya mag-hold, so ang next strong support na natin dito kay Chelsea is around here. Dito guys. Okay? 4.55 pesos kasi meron tayong confluence sa ating cloud, ayun no. So meron tayong flat line as well dito guys. Ayun. So tignan natin ano. And kung siya naman ay mag-hold diyan, so possible mag-retest dito yun, ano? Retest, ayan. Around here, 5.9 pesos. Ayan, so dito. And kung titingnan natin yung histogram nila, or yung ating moving average, ayan. So malapit na guys mag golden cross, no? Etong red line na to at si blue line. So as a red line guys is si 200 day moving average, and si blue line is si 50 day moving average. So pagka nag-flip yan, possible guys, no, na magkaroon tayo ng isa pang rally, massive rally upside. And dito guys, ayan, so ito kasi trend natin eh.
So base dito wala pa sa trend line si C. No? Then hanap tayo support. So support na to is around here. Ayan. So kung di mag-hold dyan, si C ay babagsak na rito sa part na to. Right? Then for MACD, series of lower highs, still bearish pa rin, no? Lower highs, tapos si MACD line, so sideways. Yan, so balinto na to guys, no? Hindi natin alam kung magpi-flip pataas or pababa. Ayan. Then for OBV, ayan, so we have here a nice bounce. So sell off, tapos buy back. And sa part na to, if ever guys na hindi siya mag-hold dito, ayan, so mas magiging bearish tayo dito kay C. Okay. So dapat mag-hold siya rito, no? Around here. Ayan, so tingnan natin. Wala, mabagal. Ayun na, paikot-ikot lang siya. So, huwag na natin hintayin. So, next natin is ayan, si MRC. Mga ano to, mga basura stock. MRC. MRC. Tingnan natin to, ano? Basura stock to eh. Right, so sa part na to, kung titingnan natin sa MRC, so nag-rally yan, grabe guys yung rally na to. Ayan, so nakapanik around here. Pero ang strong resistance natin talaga rito is, ayan, so dito. Ayan, okay. Strong resistance around 0.29 peso. Then yung support natin dito na medyo matigas is around here. So dito guys. Sa 0.2292 peso. Around here. Ayan. Right. Ayan. So tingnan natin kung mag-hold dito, no? Sa 0.22 to 0.23. Ayan. And sa part na to, nagkikreate din siya ng reversal pattern. Ayan. So, ito yun, ano? We have here left shoulder, head, and possible right shoulder. Ayan. So, tignan natin kung magbe-break out sa ating neckline. Ayan. So, yung ating neckline is around 0.3 or okay, pwede natin ibaba ng konti around 0.27 peso. Ayan. And sa part na to, mahaba yung wick, no? So meaning nagka buusan, no? And sa part na to, boom. So almost 50% pala yung ano na to, rally na to kanina, na grabe. Ayan, tapos binuhusan, ngayon is nag-hold dito sa ating neckline. So this is a good sign for MRC. So yun nga lang guys, parang nagkikreate siya ng ano rito eh, ng bearish pattern, ano? So we have here a bearish divergence. So based dito, we have here higher high, and sa ating RSI is lower high. Ayan, pero hindi pa naman to ano, no? Hindi pa evident. Ayan, so pwede pa naman siyang mag-rally. So bakit? Kasi kung titingnan natin yung kanyang histogram is pataas.
ayun na, from negative naging positive. So yun nga lang guys, pagka nag create siya ng lower high kay histogram guys, ayun, so doon na tayo magiging bearish kay MRC. Pero right now si MRC is more likely bullish to, lalong lalo na guys kung magbe-breakout dito sa ating neckline. And sa OBV natin, so we have here a strong breakout based from the previous resistance, no? Ayan, so nag-breakout siya rito. Ayan, no? Taas, grabe, no? So pagka nag-sell off yan, yun ang delikado. Ayan. So next natin is, so tapos na si C, MRC, MM naman. Ayan, so i-update na natin si MM. So i-update natin to MM. Tingnan natin kung ano nangyari dito, no? Ayun, so nag-bounce na nga guys, kasi nga support na yan eh. So ito yung first, second, third, fourth, fifth, and sixth, no? So ang ating resistance is around 3 pesos. So si MM is andun siya, no? Sa ating resistance right now. Ayan. So kung siya ay magiging bullish, and sa possible pag-breakout na to rito sa kanyang minor resistance, no? Tapos dumiretso na dito sa taas. Dito guys. Okay, around 3.3 pesos. Then dito, Ben. So, then dito naman sa kanyang RSI. Ayan. So, ito yung ating strong support. We have here first, second bounce, third bounce, and here is the fourth bounce. Ayan. So, tignan natin kung masusustain tapos mag-retest dito sa taas na. Ayan. So, tignan natin kung mag-retest nga rito or malalaglag ulit. Ayan. Then MACD. Ayan, so based dito sa kanyang histogram, higher low, no? So meaning parang nagiging bullish si MM. Ayan, sa part na to. Then per OBV. Ayan, so malapit na guys, no? Na ma-hit yung ating sinasabing trend line. So ito yung first, second, and possible dito yung third. Ayan, so tignan natin kung may hit to, ah. Tapos next natin is MM, tapos MPI. Okay. So kay MPI, kung titignan natin to, ayan, so i-check natin. Okay, medyo magulo. So, ano muna tayo dito? Magbura muna tayo ng konti, ano? At medyo maguli. Ayan. So, anyways, ano dito, ano? Muulan. Ayan. Okay, kung titignan natin si MPI. So, we have here... Ayan, so nag-breakout na siya rito sa part na to. Okay. So we have here resistance. Dito guys. Ayan. And kung buburahin natin to. Ayan, so burahin na natin ulit. Para mas malinaw, no? Tapos, i-hide muna natin to. Ayan. Okay. So sa part na to, nag-breakout na siya rito, no? Oops, wait lang. Naglalag. Okay. So, dito yun. So, ito yung first. Tapos, meron tayong confluence sa ating cloud. Then, yung third and fourth, eto. So, breakout. No? And kung papansinin natin, so, possible this one is
inverse head and shoulder pattern. Pero more likely parang ano siya eh. Parang cup pattern ano, na pataas. Ayan. So overall, okay, pwede nating sabihin to na ascending triangle pattern, no? Since siya ay nag-break out right now, so this one is very good for MPI, no? Holders. Ayan. Yeah, sobrahin muna natin, napakagulo guys. Nung ano pa ata to eh, nung July pa ata to eh, no? So medyo may katagalan na rin. Ayan, so wag na nang burahin. Pero kung titingnan natin sa MPI, based dito sa RSI, so delikado na to, no? Ayan, no? Kasi nasa almost 80 na siya yung value ni RSI. So overbought, meaning hindi na magandang bilhin yan, no? Sa MPI. So wait for a healthy pullback malapit dun sa neckline kung saan siya nag-breakout. And sa MACD natin, series of higher high, so still ano pa rin to, still possible pa rin na makaakyat. Pero once guys na mag-flip na to at mag-create ng lower high kay histogram, so doon na tayo matakot. Ayan, so wala pa naman eh. Let's see. Okay. And kung i-check natin yung kanyang volume, we have here a big breakout. Okay, so nag-breakout na to guys sa kanyang pattern. And right now, so this one is very bullish. Pero much better guys kung sa support tayo bibili, no? And kasi ano na to eh, overhype na, no, sa MPI. So dapat bibili tayo pag nasa support, right? Para di tayo maipit. Then yung last natin, ayan, so last na ba? Uy, last na. FNI, no? So based dito kay FNI, so i-search muna natin. FNI, ayun. Ayan, so i-check natin at medyo magulo. Medyo magulo siya. Mahirap pagbura guys, no? Ayan, so burahin muna natin isa-isa. Ayan, so medyo mahirap burahin. Ayan. So sa part na to, so nagkaroon siya ng gap up. Ayan, no? Gap up pero binuhusan din kasi meron tayo ditong strong resistance around 1.3 pesos. So tapers, tapos second, tapos sinundan ng lower high, third, tapos right here is fourth touch. So sa part na to, ang strong support natin dito is, so i-move natin ng konti. Right? Ayan. So malapit dito sa 1.1 peso, no? Kay FNI. If ever na di siya makakapanik pataas. So this one is possible. Ano to? Anong pattern? Cup with handle pattern. So ito yung kanyang cup, big cup guys, tapos ito yung kanyang possible handle. No? Ayan, so tignan natin. Then for RSI, ayun, so nag-breakout guys, ano? So we have here a double bottom pattern. So ito yung first touch, tapos second touch. Then nag-bounce, real bounce guys, kasi nabasag yung kanyang downtrend line as well yung kanyang horizontal resistance. Ayan, no? Okay.
So this is very good. Then from here, ayan, so parang super gulo yan. Ayan. Ayan, so wait lang, magbura tayo. Burat sulat. Ayan. Alright, and sa MACD natin, malapit na mag-flip. So possible bullish crossover si FNI. And yung ating histogram, okay, malapit na mag-flip from negative to positive. So once guys na mag-flip to from negative to positive, this is a big, big bullish sign for FNI. No? And last natin, but not the least, ito, si OBB. Still bearish pa rin. Ayan, kasi wala pa naman siyang higher high at higher low. Okay. So, ang resistance natin dito is around here. Ayan. So, tignan natin kung siya ay talagang real breakout or fake out. No? Fake out tuloy. Di pa nga pala nagbe-breakout. Ayan. Sorry guys. Ayan. So, yun lang siguro for this video. At salamat sa suporta. At see you tomorrow. Bye-bye.